네, 감사합니다. Thank you, everyone. 그 어느 나라 가도 이렇게 기립박수로 맞이해 주는 데는 없는 것 같아요. So, 그 어느 나라 가도 이렇게 기립박수로 맞이해 주는 데는 없는 것 같아요. 네, 부족한 저를 이렇게 환대해 주셔서 너무 감사합니다. Thank you so much po sa pag-welcome po sa akin. 지금 이 시간은 네. 지금 이 시간은 성공의 길이라는 주제로 여러분께 말씀을 드릴 텐데요. So, 앙 sasabihin ko po sa inyo ngayon is road to success. 여러분은 성공이 뭐라고 생각하세요? So, what do you think about success? 저는 이렇게 생각합니다. Ito po yung para sa akin ang success. 내가 하고 싶은 대로, 해주고 싶은 대로 하면서 살아갈 수 있는 거. So, yung nabubuhay ka, na yung gusto mong gawin ay nagagawa mo? 그렇게 살고 싶으면 돈이 필요하죠. So of course, kung gusto mo yung ganong buhay, kailangan ng pera, di ba? 그래서 우리는 부자가 되어야 합니다. Kaya dapat kailangan po nating yumaman. 예전에 저는 부자가 될 생각을 안 하고 살았었거든요. So before po, hindi ko iniisip, wala akong mindset na yumaman. 그저 부자가 됐으면 좋겠다라고 생각만 했었죠. So parang may wish lang ako na sana yumaman ako. 근데 박한길 회장님에게 부자가 되어야 하는 이유를 알게 됐습니다. Pero dahil kay President Park Han-gil, nalaman ko yung mga reasons kung bakit kailangan mong yumaman. 제 오늘 강의 주제가 나 같은 사람도 성공할 수 있을까예요. So yung aking lecture for today is, yung katulad kong tao ay magiging successful din kaya? Atomy에는 성공한 사람들이 굉장히 많잖아요. So napakarami pong successful people na po dito sa Atomy. 그런데 그분들의 성공보다는 제일 중요한 게 과연 내가 성공할 수 있을까가 중요하겠죠. So, but then, the most important thing here is, 안 dami na pong naging successful. But then, 이카우, 카요, 이카우 po ba ay magtatagumpay? 타마 po, 이건 yung importante, 디바? 네. 여러분들이 성공을 하고 싶다면 성공할 생각을 꼭 하셔야 됩니다. So if you want to become successful, �apat po yung mindset nyo maging successful po talaga. 그래서 오늘 저의 이야기를 통해서 여러분들도 한번 성공이라는 걸 꿈꿔보셨으면 좋겠습니다. So at sana po, habang sasabihin ko po sa inyo yung paano maging successful, ay magkaroon din po kayo ng successful mindset. 저는 애터미를 만나기 전에 평범한 주부였어요. So before ko po na-meet si Atomy, isa po akong ordinary housewife. 어느 날 갑자기 저희 시어머니께서 건강검진을 받으셨는데 암 진단을 받게 되셨습니다. And then one day, yung mother-in-law ko po ay nagkaroon ng general check-up and then nagkaroon po siya ng cancer. 그 암 치료를 받아가는 게 쉽지가 않잖아요. So of course, 하방 nag-treat ka po ng cancer, hindi po madali po yon. 그래서 제가 음식이라도 해드리겠다고 저희 집에 와 계시면서 치료를 받자고 말씀드렸습니다. 그래서 나만 po sinabi ko sa kanya na habang nag-treatment ka, pupunta ka muna sa bahay at bigyan kita ng mga healthy foods. 그렇게 치료받고 있는 과정 중에 저희 어머니 화장품이 떨어지신 거예요. And then while 나서 bahay siya at nag-treatment po siya, naubos po yung kanyang skincare. 그래서 주문을 하셨는데 그 분이 마침 애터미를 시작하셨던 모양이에요. And then nag-order po siya and then yung nag-deliver po sa kanya ay nag-start na ng Atomy business. 암에 걸렸다고 하니까 해모임을 같이 가지고 오셨어요. And then dahil nalaman po niya na may cancer na po yung mother-in-law ko, kasama na rin po ng skincare at hemohim yung dala po niya. 저희 어머니는 그분이 보여주시는 뉴스 동영상을 보고 제품에 대한 신뢰가 생겨서 해모임을 사셨습니다. And then habang pinanood po sa kanya yung video about sa hemohim, nagkaroon po ng trust yung aking mother-in-law and binili niya po yung hemohim. 그리고 아는 분이 뭔가 새로운 일을 시작했다고 하니까 좀 도와주고 싶은 마음이 있으셨는지 저를 보고 기왕 오셨는데 너도 하나 사드려라 이렇게 말씀하시더라고요. So and then sabi po na, sa akin ng mother-in-law ko, so nagsisimula po kasi yung kakilala niya sa bagong business at galing pa po sa probinsya, sabi niya ikaw din bilhan mo rin siya. 저는 그렇게 어머니 때문에 화장품을 강매당했습니다. And then dahil kay mother-in-law, napabili po ako ng skincare. 근데 아무리 어머니가 말씀하셨다고 해도 가격이 너무 비쌌으면 사실 못 사드렸을 거예요. But even po, like for example, yung mother-in-law ko po, pinilit po niya ako, pero mahal yung produkto, hindi ko po bibilhin. 근데 화장품이 제가 쓰던 화장품보다 훨씬 가격이 저렴했어요. But then yung skincare po na in-offer sa akin is mas mura siya kesa sa ginagamit ko nung kasalukuyan na yon.
그렇게 강매당했던 화장품이 지금의 저를 만들어낸 겁니다. 그래서 나만 po yung start na pagbili ko ng skincare na yon, yun yung nagpadala po sa akin kasalukuyan. 저는 그래서 제 성공이 어른 말을 잘 들어서 성공했다고 생각합니다. 그래서 나만 po naniniwala ako na dahil nakikinig po ako sa mas nakakatanda sa akin, kaya po naging successful po ako. 이제 그렇게 화장품 구매를 해서 이 제품을 써보게 됐는데 기존에 더 비쌌던 화장품보다 훨씬 제 피부를 변화시키는 걸 제가 느낀 거예요. And then 하방 ginagamit ko po, binili ko na po yung skincare at ginagamit ko na po yung skincare. Kinompare ko po yung resulta nung dating ginagamit ko, mas maganda at nagkaroon ng resulta yung skincare ng Atomy. 피부 톤이 맑아지고 깨끗해지는 느낌이 들었습니다. So na feel ko po nag brighten and luminous po yung aking skin tone. 그럼 여러분 좋고 저렴하고 그러면 소비자 입장에서 써야 되는 거 맞죠? So, 'di po ba kapag ka ikaw ay gumagamit ng maganda pero favorable pa yung price, bilang consumer gusto mo 'yun, 'di ba? Yes. Yes. 저는 그래서 이 애터미 화장품으로 이제부터 바꿔 쓰기로 마음을 먹은 겁니다. 그래서 나만 po nag-start po akong gamitin po yung skincare ng Atomy. 그렇게 쓰다 보니까 생활비가 굉장히 많이 절약이 되는 걸 느끼게 됐어요. And then after ko pong ginamit, naramdaman ko po na ang dami kong na-save. 그래서 저의 주변에 있는 아는 언니들한테 또 저희 가족들한테 우리 언니도 생활비를 절약했으면 좋겠다라는 마음으로 전달해 줬습니다. 그래서 나만 po gusto ko rin pong makasave yung mga neighborhood ko, yung mga kakilala ko. 그래서 나만 po shinare ko po sa kanila yung tungkol dito sa skincare na to para sila rin ay makasave. 그렇게 시간이 조금 지났더니 저한테 수당이 들어온 거예요. And then 하방 시네셜 ko po na yon, and then one time po nagkaroon po ako ng commission. 제가 다른 마트에서 물건을 아무리 많이 사고 또 많은 사람들을 소개해 줬다고 제 통장으로 돈을 넣어 주는 데는 없었거든요. So dahil po nung before pa po yon, kahit na gaano po kadami yung binibili ko sa mga mart at sineshare ko din po sa mga tao, hindi po sila nagbibigay ng anything sa akin. 그래서 저는 좀 전에 나이길 사장님이 보상 플랜 설명해 주셨잖아요. So, kaya katulad kanina po si SRM Nigel, in-explain niya po yung about marketing plan. 그 보상 플랜을 정확하게 이해하고 나서부터는 나는 이 돈을 자주 타고 싶다라는 생각을 했었어요. And then after ko pong na-realize or nalaman talaga yung marketing plan, gusto kong makuha lahat ng pera na nandun sa marketing plan. 근데 절대로 사업할 생각은 없었어요. But then at that time, hindi ko pa rin iniisip na mag-business po ako. 왜냐면 이 일은 저랑 안 맞다고 생각을 했거든요. 나니니와라 po ako or na-feel ko na hindi para sa akin tong kind of business na ito. 근데 나중에 생각해 보니까 그게 바로 애터미 사업을 하고 있었던 거더라고요. But then later on, na-realize ko na kahit hindi ko gustong gawin, automatically ginagawa ko na pala siya. 내가 써보고 좋아서 주변 사람들한테 얘기를 해줬더니 그 소개비가 나한테 나왔던 거예요. So dahil po ako po ay ginagamit ko yung produkto and then sinishare ko din sa ibang tao and then nagkakaroon po ako ng commission. 그렇게 수당을 자주 타려고 노력하면서 지내고 있는데 여러분 스폰서님들이 제품도 잘 쓰고 소개도 하고 수당도 타는 사람 가만히 안 놔두죠. So, 하방 ginagamit ko po yung produkto and sineshare ko din po sa mga tao yung produkto dahil gusto kong magkaroon ng maraming commission. So, anong gagawin ng sponsor nyo? 저를 자꾸 괴롭히기 시작하시는 거예요. Nag-start po siyang kulit-kulitin na po ako ng sponsor ko. 센터에 좀 와봐라. So, �umunta ka dito sa seminar. 세미나 같이 가자. So, �umunta tayo sa center at seminar. 센터에 밥 해놨으니까 밥 먹으러 와라. So, nagluto ako sa center, �umunta ka dito at kumain. 이상하게 근데 저는 그 말에 끌려서 그 자리에 갔었습니다. So, napaka-strange po yung pakiramdam na yun na talagang pinipilit niya ako but then pumunta pa rin po ako. 그러다가 본사 세미나에 참석을 하게 됐는데 And then after that, nagkaroon din ako ng pagkakataon to attend the seminar conducted by the headquarter. 거기에서 박한길 회장님의 강의를 듣게 돼요. And then pakinggan ko po doon yung lecture ni President Park Han-gil. 보통 기업에서 하는 얘기와 정반대되는 이야기들을 하고 있었어요. So, sa yung mga normal po na company, kakaiba po yung sinasabi ng ating president. 보통 기업이 소비자를 이용해서 돈을 벌고 싶어 하잖아요. Dahil po, karamihan po sa mga company, they use the consumers in order for them to gain or magkaroon ng kita.
그런데 이 회장님은 이상한 얘기를 자꾸 하시는 거예요. Pero yung president natin parang strange po yung mga sinasabi niya. 이 회사의 경영 목표 첫 번째가 고객의 성공이다. So ang sinasabi niya, yung goal po, number one goal of our company is member success. 고객은 바로 나같이런 물건을 쓰는 사람인데. So yung customers po or yung members ay katulad ko na consumer na gumagamit ng produkto. 나 같은 사람을 성공시키려고 경영 목표 첫 번째로 두고 일을 한다고. So, iniisip ko noon na, ah, magiging successful ako katulad kung consumers magiging successful? 그러면 그게 이상했어요. 그런 말씀을 하시는 게. So, medyo strange po para sa akin yung time na yon. 계속 들어보니까 내가 생각하는 고객의 성공적인 삶이란 이런 삶을 사는 것이 성공적인 삶이라고 생각한다라는 설명을 해주셨어요. And then 하방 po, ina-explain niya po yung tungkol doon, na-realize ko po na ganito pala yung maging isang successful. 여러분이 이 회사의 이 시스템을 이용해서 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하는 곳으로 돈을 벌어서 골고루 흘려보내면서 살다 가는 삶이 잘 사는 삶이라고 생각한다. So, sinasabi niya rin ni President Park Han-gil na ang magandang successful na buhay ay ang balanced life. 여러분들이 그렇게 살아가게 하기 위해서 이 모든 시스템, 모든 제품들이 존재하는 거다. 그러니까 sabi niya po na para kayo ay magkaroon ng balanced life ay kailangan yung i-utilize yung mga system at mga products dito sa Atomy. 바로 여러분들이 그런 삶을 살 수 있게 하기 위해서 이 회사가 존재하는 거다. So, nagkaroon ng company na ito para kayo ay magkaroon ng balanced life. 이게 사실인지 아닌지는 그때 당시엔 몰랐지만 아무튼 생각이 너무 멋있었어요. So, nung panahon na yun, hindi ko alam kung totoo or hindi yung sinasabi niya. But then, iniisip ko na very great yung idea niya. 그때 제 마음이 어땠냐면, 참 어른스러운 어른을 만난 것 같다라는 생각을 했습니다. So, kaya iniisip ko po talaga na ang galing, napaka-great po ng taong nagsasalita dun sa harap. 그래서 항목별로 쭉 또 설명을 자세하게 해주셨어요. And then, in-explain niya rin po ng isa-isa yung mga dapat gawin. 그 중에서 제 마음을 움직였던 거는 두 번째 사랑하고 부분이었습니다. So and then number two 나 sinabi niya po na nagustuhan ko po yung to love. 사랑하고에서 첫 번째로 하셨던 말씀이 부모님 이야기를 하셨어요. So and then 피나가 ko sa sinabi niya to love is about our parents. 여러분 부모님께 용돈 드릴 생각하지 말고 생활비를 책임질 생각을 해라. So sabi po ni President Park Han-gil about to love is huwag niyong bigyan lamang ng pocket money or pangbaon yung mga magulang niyo but give them living expenses. 그게 바로 여러분이 부자가 되어야 하는 이유다. 돈 making responsible kayo that and that is the reason why you need to become rich. 그 많은 말 중에 이 말이 저의 마음을 움직였던 이유가 있었습니다. So sa dami po ng mga sinabi po ni President Park Han-gil na na-touch po ako dahil doon. 그 이야기를 들으면서 저희 부모님의 노후가 그냥 보였어요. So, na-realize ko po kasi yung pagtanda ng aking magulang nakita ko sa aking mga mata. 저희 부모님은 농부셨습니다. So, yung mga magulang ko, tumanda na lang sila na walang pagbabago. 정말 가난한 농부. Dahil farmer po sila at napaka-hirap na farmer. 농사를 열심히 짓다가 빚을 잔뜩 지고 서울로 올라오게 됐어요. So dahil po, lagi silang nababankrupt tuwing nagtatanim po sila ay umalis po kami sa probinsya dahil ang dami na po naming utang at umakyat po kami sa Seoul. 농사만 짓던 분들이 무슨 기술이 없잖아요. So dahil ang kakayahan lang po nila ay magtanim ng magtanim, ano naman po yung skills nila pagdating doon sa city? 아빠는 청소부를 하셨고 엄마는 파출부를 하셨습니다. So kaya po ang kaya lang nilang gawin ay maglinis or maging janitor. 그렇게 열심히 열심히 살아서 저희 4남매를 키워내셨어요. So yung mga magulang ko sa hirap ng buhay, sa hirap ng mga trabahong pinagdaanan nila ay pinalaki kaming apat na kanilang mga anak. 돈이 없어서 서름당하는 모습을 저는 많이 보고 자랐습니다. So nakita ko po yung panahon na nag-aaway sila dahil wala din po silang mga pera. 제 어릴 때 꿈이 나 빨리 졸업해서 우리 엄마 돈 좀 갖다 주고 싶다 이랬던 딸이었어요. So yung pangarap ko nung maliit po ako dahil nakita ko po na mahirap po sila ay maging graduate na agad at magtrabaho at mabigyan ng pera yung nanay ko. 그렇게 힘들게 힘들게 저희 4남매를 키워냈고 저희 4남매는 다 출가했습니다. And then ganun sila kahirap na pinalaki po kaming apat na magkakapatid at yung lumaki po kami ng maayos.
그런데 정작 두 분은 이미 노후 준비 하나도 못한 채로 나이가 들어 버리셨어요. And then yung dalawang magulang po namin ay hindi man po sila naka-ready sa kanilang pagtanda. 제가 회장님의 강의를 들었던 당시에는 그때까지는 아직 건강하셨었거든요. So nung panahon po na yon na napakinggan ko po yung lecture ni President Park Han-gil, very healthy po sila nung panahon na yon. 그래서 두 분이 일을 해 가지고 간신히 생활비를 벌어서 지내고 계셨을 때였어요. So yung panahon na yun ay yung very hardworking sila para maghanap po ng ikabubuhay po nila. 근데 여러분도 아시지만 우리는 늙어가잖아요. So alam nyo rin po yung katotohanan na habang dumadaan ang panahon, tumatanda po tayo. 저희 부모님도 언젠간 일을 못하게 된 날이 오겠죠. So of course, yung parents ko din po, may panahon na hindi na rin nila kayang magtrabaho. 그랬을 때 저희 부모님의 삶이 어떨까를 생각해 본 거예요. 그래서 나만 po iniisip ko, paano po kayo yung magiging buhay ng aking mga magulang? 안 그래도 저희 부모님들은 자식들한테 해준 게 없다고 늘 미안해 하셨거든요. So, yung mga magulang, 'di ba? Ang nature nila is wala daw po silang maibigay sa kanilang mga anak kaya very sorry po sila sa atin. 그런데 내가 죽을 때까지 형편이 그렇게 좋지도 않은 자식들에게 평생을 부담 주면서 살아가야 된다는 거죠. So, pero po kahit na walang-wala sila at gusto pa rin nila yung makita yung maganda po yung kalalabasan ng kanilang mga anak. 힘든 자식들에게 계속 부담을 주면서 살아가는 게 마음이 편하진 않겠죠. So hindi sila comfortable na nakikita na nahihirapan din po yung kanilang mga anak. 그래서 어른들이 하얀 거짓말을 자꾸 하시잖아요. Kaya naman po yung mga matatanda mga magulang natin, lagi silang nagsisinungaling. 내가 빨리 죽어야 되는데. �ahil kailangan po nilang pagtakpan. 근데 속마음은 그러시진 않을 거 아니에요. 그죠? Pero po, of course, yung sinasabi nila ay hindi po talaga nandito sa puso nila. 제가 부모님을 인지할 때부터 그때까지 한 번도 잘 살아보신 적이 없었어요. 심몰라 noon hanggang sa noon po, hindi ko po nakikita talaga na okay yung buhay ng magulang ko. 늘 힘든 일 속에 쩌들어 계셨거든요. 나일 po, nakikita ko talaga na every single day naghihirap po sila. 그렇게 살아오셨는데 마지막에 돌아가실 때까지 그렇게 비참하게 만들고 싶진 않았습니다. But then, ganun na sila yung hirap ng buhay, but then hanggang sa huli, hanggang sa sila'y mamatay, ayaw kong makita yung kanilang paghihirap. 그래서 제가 회장님 강의를 들으면서 내가 우리 부모님의 생활비를 한번 책임지는 딸이 되어보고 싶다라고 생각했습니다. 그래서 나만 po, nung narinig ko po yung lecture ng ating president, inisip ko po na gusto kong magbigay sa kanila ng living expenses sa aking mga magulang. 그때 했던 그 생각의 힘이 지금의 저를 만들어낸 겁니다. So, yung isip ko na yon, yung determination ko na mabigyan sila ng living expenses, yun din ang nagdala sa akin sa kasalukuyan. 그렇게 마음을 먹고 그게 저의 꿈이 됐어요. And then, 나ging determinado po ako, and then that is my dream. 제가 이 사업을 해야 하는 이유를 찾게 된 거죠. And then, hinanap ko po kung ano yung reason, kung bakit kailangan kong gawin itong business na ito. 그런데 생활비면 한 한국 돈으로 200만 원에서 300만 원 정도 드려야 되거든요. So, doon po kasi sa Korea po, ang living expenses na dapat ibigay sa magulang ay 80,000 pesos to 120,000 pesos per month. 그 돈을 벌 자신이 또 없는 거예요. So, wala po akong confident na mag-earn ng ganun kalaking pera para maibigay sa kanila. 너무 커 보여서. 나일 napakalaki po para sa akin yung 80,000 to 120,000. 내 적성에 맞지 않은 이 일을 하면서 내가 그 돈을 과연 벌 수 있을까? So, tinanong ko po sa sarili ko, kaya ko pa bang kumita ng ganun kalaking pera? 전 성격이 너무 큰 걸 보고 가면 잘 안 움직여져요. So, ang character ko po kasi pag masyado ng malaki, ayaw kong gumalaw para doon. 아까 여러분들 임페리얼 마스터 되면은 준다는 그 50 그거 보시고 굉장히 좋아하시더라고요. So nung pinakita po sa marketing plan yung Imperial Master, kukita ng 50 million pesos is pat. Kasi nakita ko yung reaction nyo, gustong-gusto nyo talaga yon. 근데 저는 그런 얘기를 들으면 내게 아니란 생각에 감동도 안 받아요. So, pero nung narinig ko yon na mapupunta daw sa akin yung 50 million pesos, nung panahon na unang rinig ko, wala akong expression at hindi akin yan. Yun yung iniisip ko. 그래서 저는 어떻게 생각했냐면 내 목표를 조금 줄여보자. So, ang inisip ko noon, magkakaroon ako ng goal pa unti-unti. 내가 할 수 있는 걸 붙들고 가야 움직여지니까. So, dahil yung kakayahan ko muna para gumalaw po ako. 그렇게 곰곰이 생각해봤더니
갑자기 이제 저희 엄마 생각이 나더라고요. And then 하방 ginagawa ko po yung mga goal ko na yon, naisip ko po yung aking nanay. 제가 엄마라는 분을 인지할 때부터 그때까지 농사 짓다가 파출부 하다가 공사 현장 청소하고 계셨거든요. So napakarami niyang pinagdaanan as farmer hanggang sa pinaka last na naglilinis po siya. 한 번도 집에서 놀아보신 적이 없어요. So wala siyang pagkakataon na nandun sa bahay para magpahinga. 근데 그 부분을 누군가 해결해 주지 않으면 평생 그렇게 일하다가 천국에 가실 것 같더라고요. So yung nanay ko kapag walang magbigay sa kanya ng pagkakataon na guminhawa yung buhay, I think maglilinis na lang siya hanggang sa mamatay at pumunta sa langit. 저는 남편 덕분에 집에서 살림만 하는 소소한 행복을 느끼면서 살아봤거든요. But then in my case, dahil sa aking asawa, nagkaroon naman ako ng kahit papaano ay magandang buhay sa bilang isang ordinary housewife na napro-provide lahat ng aking asawa. 근데 저희 엄마는 그런 삶을 한 번도 살아보지 못하고 고생만 하다가 천국 가면 여자로서 너무 불쌍하다는 생각이 드는 거예요. But then iniisip ko na yung nanay ko wala man lang mag-aangat sa kanya sa kahirapan at maglilinis na lang siya hanggang sa mamatay siya. Nakita kong kaawa-awa ang aking nanay. 그래서 제가 우리 엄마도 일을 그만두고 나처럼 집에서 살림만 하는 삶을 잠시라도 선물해 주고 싶었습니다. So that, kaya naman gusto kong i-gift sa nanay ko na kahit papaano na wag siyang lumabas para magtrabaho at nandun lang sa bahay at mag-serve sa mga nandun sa aming bahay. Yun yung pinakaunang dream ko. 그래서 애터미에서 첫 번째 저의 목표가 뭐였냐면 우리 엄마 월급 70만 원 만들기였습니다. 그래서 나만 po yung pinaka goal ko, pinakaunang goal ko po dito sa Atomy ay kumita ng 35,000 pesos para pantayan yung natatanggap ng nanay ko na sahod. 70만 원이라는 돈의 크기는 사실 성공이라는 단어를 붙이기엔 너무 작은 돈이에요. So yung 35,000 pesos ay kung kikita ka doon hindi ka successful, maliit lang po kasi yung 35,000 pesos. 그런데 그 꿈에 대한 간절한 만큼은 굉장히 컸습니다. Pero napakalaki po yung sincerity ko, yung dreams ko para makuha yung 35,000 pesos na yon. 우리 엄마의 삶을 조금이라도 행복하게 해줄 수 있는 의미가 담긴 돈이었기 때문입니다. So, 다일 po yung pera na yon ay magbibigay ng kahit papaano kasiyahan at kapahingahan para sa aking nanay. 그렇게 단단히 마음 먹고 이제 한번 해보자 하고 또 결심을 했는데. 그래서 nag-determined po ako at na gawin na po ito, nag-decide po ako. 또 제 자신이 자꾸 보이는 거예요. But then, hindi na naman po ako confident sa sarili ko. 여기 혹시 저 같은 분 계시는지 한번 봐보세요. So, meron ba katulad ko ng character sa inyo? 성격이 너무 내성적이야. So, very introvert, very shy. 말을 잘 못해요. 힌디 rin magaling magsalita. 낯가림도 심해요. So, yung hindi ka magaling mag-accommodate sa tao. 파는 거 잘 못해요. 힌디 rin ako makabenta. 힌디 ako magaling magbenta. 친구도 별로 없어요. 와라 rin po akong gaanong 가이비간. 왜냐면 몇 명하고 마음에 맞는 언니들이랑만 노는 게 재밌었던 사람이라 더 인맥이 많이 막 사귀거나 그러질 않았었어요. 나일 po ang gusto ko lang maging kaibigan yung mga mas nakakatanda sa akin na iilan lang po sila. Kaya ayoko pong lumabas sa aking shell para maghanap ng ibang kaibigan. 제가 볼 때는 이 애터미 사업은 나랑 정말 안 맞는 일 같은 거예요. 그래서 나만 하방 이니이십 거 니라이라이스 거 나 힌디 파라 사 아킨 탈라가 앙 아토미 비즈니스. 아마 여기에도 저 같은 분 계실 것 같습니다. So I think 메론 딘 포 용 카툴랏 거 용 카락터 사 인요. 그래서 고민하고 계시는 분 분명히 계실 것 같아요. So I think 메론 나고워리 사 인요 쿵 마가가와 뇨 바 이토 다힐 사 망아 카락터 나 나방깃 거 나 카툴랏 거. 그런 분들 희망을 가지시기 바랍니다. So I hope 용 망아 ngayon 나리닉 뇨 용 쿵토 코 사나 마가로온 카이 낭 hope that it is possible also for you to become successful. 저도 했으니까요. 다힐 포 아코 렌 가논 아코 페로 ngayon successful 포 아코. 그리고 이 일이 다단계잖아요. And this is network marketing. 굉장히 사람들이 좋지 않은 선입견을 갖고 있죠. So may bad image po about network marketing ng mga tao sa labas. 그 사람들을 설득하는 것도 너무 힘들 것 같았어. So napakapagod para sa akin yung pag-persuade sa kanila, pag-encourage sa kanila. 그 제 속에서 자꾸 나는 이런 일 못해 이런 말이 자꾸 들리는 거예요. 그래서 나는 po dito sa kaloob-looban ko sinasabi ko na hindi ko kaya tong trabaho na to. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa sarili ko. 그럼 여러분 그만둘까요? So, ladies and gentlemen, titigil na lang ba ako or kayo? 하지 말까요? So, 'wag na lang gawin? 저에겐 해야 된 이유가 있었잖아요. So, 뭐 때문에 ako titigil? Meron akong reason na gawin.
저에게 간절한 꿈이 생겼기 때문에 그만둘 수가 없었어요. So meron akong sincere na dream na gusto kong makamit kaya hindi po ako tumigil at hindi po ako nag-give up. 저는 성공하려면 내가 좋아하는 일만 하고 살 순 없다고 생각합니다. So, 다일 kapag hindi ako nagtagumpay, hindi ko magagawa yung mga gusto kong gawin sa buhay. 저도 제 이 일이 재밌어서 한 건 아니거든요. So, 다일 po itong trabahong ito ay hindi ko ginawa dahil napaka-interesting. 해야만 하니까 했던 겁니다. 다일 kaya ko namang gawin kaya ginawa ko na lang. 자, 여러분들 이 그림을 좀 기억을 잘 해 주셨으면 좋겠어요. So, itong drawing na ito sana ma 이십 년 보. 여러분은 이 세미나를 통해서 여러분이 왜 애터미를 해야만 하는가에 대한 그 이유를 꼭 찾으셔야 되고요. Dahil kailangan yung malaman kung ano yung pinakamalaking reason nyo kung bakit ginagawa nyo yung business na ito. 찾으셨다면 이거 되면 좋고 안 되면 어쩔 수 없이 정도 말고 반드시 내가 이 일을 해야 된다라는 간절함을 품으셨으면 좋겠습니다. So I hope mahanap nyo yung sincerity nyo na whatever happens, you need to still continue until you become successful in this business. 이 일을 진행하다 보면 좋은 일만 생기는 건 아니거든요. 나일 하방 기나가와 nyo yung business na ito, hindi naman lahat bed of roses. 거절도 당하고 자존심 상하는 일도 당하게 돼요. So marami pong pagkakataon na ma-reject po kayo at yung pride nyo ay talagang maapak-apakan. 여러분들은 거기에서 지면 애터미는 성공 못하는 거거든요. 그 만약 stop 가요, 다힐 도온, you will not become successful in Atomy. 시작할 때부터 내가 단단하게 마음을 먹고 일을 하셔야 됩니다. So from the beginning, you need to be strong sa determination nyo until you become successful. 어떤 어려움이 있더라도 나는 이 일을 반드시 해낸다. So kahit na anong mangyari itong trabahong ito or itong business na ito, tatapusin ko hanggang sa ako'y magtagumpay. 그 꿈에 대한 간절함에 대한 크기를 제가 이렇게 표현을 해봤어요. So itong dream na ito ay parang katulad po nitong itong drawing na ito or 이 꿈에 대한 간절함의 크기가 작으면 이렇게 돌뿌리들을 만났을 때 그걸 넘어가지 못하고 계속 그 자리에서 머물게 돼요. So, dahil po yung sincere na dream mo po, kapag nandyan na po, kapag meron kang nagkaroon kayo ng encounter sa mga rejection, ay nagiging ganyan po. Hindi ka maka-overcome. 힘든 일들만 눈에 보이게 돼요. 안 nakikita mo lang doon ay mga struggles and obstacles. 그런데 이 꿈에 대한 크기가 크고 간절하다면 이렇게 그런 일들을 만나지 않는 건 아니지만 아프기도 아프겠죠. 하지만 그걸 이겨낼 수 있는 힘이 우리에게 생긴다라는 겁니다. But then, kung yung dreams mo ay pinalaki mo, makakaya niya pong i-overcome lahat ng mga pagdadaanan mong mga negative. 자, 그렇게 견디고 이겨내고 하다 보니까 지금 저는 제가 처음에 원했던 저희 부모님께 생활비를 드리고 있습니다. So now, dahil na-overcome ko lahat ng mga struggles along my way while doing the business, ngayon po, yung pangarap ko na mabigyan ng living expenses yung parents ko ay naibibigay ko na ngayon. 매월, 감사합니다. 그렇게 커 보였던 그 매월 생활비, 한국 돈으로 300만 원 정도를 지금 드리고 있고요. So yung nakikita ko noon na malaking amount yung monthly na ibibigay ko, ngayon po nagbibigay ako monthly na 120,000 pesos as living expenses for my parents. 저희 엄마의 소원 중에 하나가 또 뭐였냐면 저희 엄마가 그 아파트 공사 현장에서 청소하는 일을 했다고 그랬잖아요. So, yung isa pa pong wish ng mama ko, sinabi ko kanina naglilinis po siya, no? Naglilinis siya sa mga apartment po. 그 아파트에 한번 살아보는 게 또 소원이셨어요. Ang wish niya po ay gusto niya daw pong makatira sa nililinisan niyang apartment. 지금 이 그림은 저희 부모님이 예전에 사시던 집이에요. So, yung drawing po na ito po yung before na tinitirahan ng mga magulang ko. 이런 빌라에 지하로 내려가면 이런 계단이 있어요. So sa villa po kasi sa Korea, kapag ka bumaba ka sa basement, may hagdan. 계단에 내려가면 이렇게 작은 방이 세 개가 있습니다. So kapag ka bumaba ka na sa hagdan, may isang maliit na room. 간냔 yung itsura ng room, maraming molds. 다른 가구가 셋이 사는 거예요, 같이. So parang kasama mong tumitira yung ibang mga insekto. 요 위에 있는 거는 그 세 집이 같이 쓰는 공동 주방이었어요. So, 'yan naman po yung kanilang kusina. 화장실은 공동 화장실.
So yung CR po nila ay common CR ng mga nakatira doon. 그렇게 해서 이렇게 살던 집에서 이제 가족들이 또 돈을 모아서 여기 3층으로 이사를 갔지만 굉장히 오래된 빌라예요. So ngayon po nakapag-ipon sila ng pera hanggang sa lumipat sila from basement to third floor etong picture na ito sa villa na ito. 해도 잘 안 들고. 그러 hindi rin gaano maganda yung nalipatan 3층, po nila. 3층이라서 걸어 올라가기도 힘들고. 다일 third floor po mahirap din sa mga magulang ko na may edad na naumakyat gamit ang hagdan hanggang third floor. 이런 집에서 제가 엄마 아빠 명의로 아파트를 사드렸습니다. 그래 나만 po bumili po ako ng isang apartment na nakapangalan sa nanay at tatay ko. 요즘에 굉장히 인테리어 잘 돼 있는 그런 큰 아파트는 아니에요. So, hindi naman siya katulad po ng sobrang malaking apartment pero napakaganda po ng interior po niya. 일단 밝고 pero bright po yung interior niya. 환기도 잘 되고 and maganda po yung kanyang hangin na pumapasok. 교회도 가깝고 malapit din sa church. 병원도 가깝고 malapit din po sa mga hospital. 마트도 가깝고 malapit din sa mga mart. 그런 좋은 입지를 가지고 있는 아파트입니다. 그래야 napakaganda po talaga ng place ng apartment na nabili ko para sa parents ko. 저희 엄마 소원이 저 베란다에서 그래야 나만 po yung wish ng mama ko ay natupad na po. 베란다에서 화초 키우는 게 또 소원이셨어요. 'Yan po yung pangarap, isa sa mga wish at pangarap ng nanay ko. 이렇게 부모님께 부모님의 노후를 완벽하게 책임져 줄 수 있는 딸이 될 수 있었습니다. So ako, dahil sa Atomy po ako ay naging isang responsible na daughter na nabigyan ng magandang buhay yung pag old age ng aking magulang. So Atomy 하길 잘했죠. So talaga namang okay yung pagpili ko. Napakagaling ko at pinili ko ang Atomy ano po? 감사합니다. Thank you so much. 사람들이 그래요. 대단한 일을 했다고. So, sabi po ng mga tao na talagang ginawa ko is amazing po na work. 그런데 이렇게 해드릴 수 있었던 것은 제 능력이 아니었습니다. But then, yung kaya kong ibinigay sa kanila na buhay ngayon ay hindi dahil sa sarili kong effort. 이 Atomy 제품력이 또 Atomy의 시스템이 저처럼 평범한 사람을 제가 그 시스템 안에 있었더니 그 힘으로 제가 이 자리까지 올 수 있었던 겁니다. So it's all because of the Atomy products, yung lakas ng Atomy products and yung system ng Atomy na katulad ko na ordinary lang na tao ay nandun lang sa loob ng system at pinatagumpay po niya ako. 제가 Atomy 사업을 결정하기 전에 가장 먼저 했던 거가 뭐였는지 여러분 기억하시나요? So ngayon po, naalala niyo po ba kung ano po yung ginawa ko before po ako nag-start ng Atomy business na sinabi ko kanina? 바로 생각입니다. 'Yung inisip ko po, 생각의 힘, 'yung mind, 'yung strength ng mind or decision making mo. 박한규 회장님께서 그러시죠. 생각의 힘은 굉장히 크다. So 사비 po ng ating president ano, 'pag inisip mo, napakalaki po niya. 여러분 지금 이 시간에 여러분들도 한번 내가 어떻게 살아가 봐야겠다라고 생각을 꼭 해보시길 바랍니다. So ngayon po yung pagkakataon na ito ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-isip na paano yung magiging buhay nyo in the future. 그 힘이 여러분을 반드시 그렇게 살 수 있게 만들어 줄 겁니다. So dahil yung iniisip nyo kung paano yung magiging buhay nyo sa future, yung strength ng pag-iisip nyo ay yun yung magdadala sa inyo sa magiging buhay nyo. 여러분 혹시 과자 따먹기 게임 아세요? So alam nyo po ba yung pagkain ng snack, yung game na ganito, yung nasa picture? 우리 애들이 많이 하죠. So yung mga bata, di ba ganito yung game nila? 출발점에서 10명의 아이들이 이제 과자를 따먹는 게임을 하는 거예요. So yung game po na ito ay mga 10 na kids ay kakain po sila ng snack, yung bilog na snack po. 저기 도착지에다가 과자를 10개보다 훨씬 많이 달아놔요. So doon yung mga pagkain po na yan or yung snack po na yan ay mas marami po yung ilalagay po nila. 자, 이 아이는 저기까지 가기만 하면 내 과자가 있는 거 맞죠? So itong mga batang ito, kung tatapusin nila hanggang sa finish line, may nag-aantay sa kanila na snack doon. 1등만 과자를 먹을 수 있는 게 아니고 그 천천히 가든 빨리 가든 상관없이 포기하지 않고 그 자리에 가는
모든 아이에게 나의 과자가 정해져 있다라는 겁니다. So, 'yung ganito kasi 'yung game na 'yon, kahit mabilis ka or dahan-dahan ka lang na pumunta doon sa finish line, lahat kayo ay may nakatoka na pagkain. Hindi lang 'yung first na nakarating doon ang magkakaroon. Basta meron kang patient, kahit dahan-dahan pag nakarating ka doon, makakain mo po 'yung snack na 'yon. 저는 이게 딱 애터미 사업이라고 생각해요. So I think 나카툴라 딘 푸샤 낭 아토미 비즈니스. 먼저 시작했건 나중에 시작했건 상관없습니다. So 다일 kahit 나una kang nagsimula sa business or nahuli kang gumawa ng business, wala pong connection 'yon. 내가 오늘 결단하고 끝까지 포기하지 않으면 상한선이라는 곳이 있잖아요. So if you will decide today that you will do and never give up until you will reach the ceiling limit, 포기하지 않으면 나의 과자는 이미 정해져 있는 겁니다. So, 다일 kapag hindi ka never give up, nandun, nag-aantay lang po yung snack mo dun sa finish line. Meron, meron at meron ka. 자, 지금 애터미에 성공하신 분들, 또 상한선에 가 계신 분들이 있잖아요. So, meron na rin po dito sa Atomy, nandun na sila sa finish line. Ano po, isa na silang successful. 그분들은 왜 거기 계실까요? Pero bakit nandun na sa finish line yung mga taong yon? 포기하지 않고 꿋꿋하게 그 자리에 갔기 때문입니다. So the reason it's because they never give up at alam nila yung mangyayari din po sa kanila sa finish line. 여러분도 끝까지 가실 준비되셨죠? So lahat po kayo, ready na po kayo hanggang sa pumunta sa finish line. 네, 박강규 회장님께서 그렇게 말씀하셨어요. So sabi po ng ating President Park Hangil, 내가 홀딱 반할 만한 꿈을 그리라고. 그러니까 mo pong i-drawing yung pangarap mo. 근데 보통 사람들이 그리기는 잘 그려요. So, karamihan po sa mga tao magaling silang mag-drawing. 근데 그려놓고 내가 반드시 이렇게 살아갈 수 있다라는 확신을 갖고 시작하는 분들은 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. So, magaling silang mag-drawing ng pangarap nila pero hindi sila magaling, maraming tao ang hindi magaling mag-execute ng kanilang drawing na pangarap nila. 그리긴 그리는데 이렇게 살 수 있는 사람들은 이미 그렇게 태어났거나 아니면 능력이 있는 사람들이나 이렇게 살 수 있을 거야 라고 생각하는 분들 계실 겁니다. And then meron din yung mga tao na drawing nila yung gusto nilang maging buhay in the future. Pero iniisip nila na hindi sila magiging ganon dahil yung mga naipanganak lang na mayaman ang pwedeng maging ganon ang buhay. 그렇게 생각이 드신 분들은 제 얘기를 이 이야기를 좀 들어보세요. So yung mga taong nag-iisip na para lang sa mga mayaman yung magandang buhay, makinig po kayo sa sasabihin ko ngayon. 아주 오래전 얘긴데 애터미의 이성현 박사님이라는 분이 계셨습니다. So napakatagal na po ito na na kwento. Meron po tayo dati na si Dr. Lee Sung-yeon. 인문학 강의를 해주셨던 분이세요. So isa po siya sa mga lecturer ng Atomy sa nung una. 그분 강의 시간에 제가 노래를 했었습니다. So, kapag before po siya mag-lecture noon, ay kumakanta po ako. 어떤 분들은 저한테 애터미 가수라고 불러요. So, yung mga ibang member, sabi po nila ay Atomy singer daw po ako. 근데 희한하게 그런데 네 희한하게 노래를 잘 하지 못하는 가수예요. Pero ako po yung isang uri ng singer na hindi gaanong magaling kumanta. 노래를 못하는데 어떻게 가수라고 불렸는지 그 말씀을 지금 드리려고 해요. 그래야 po, 나연 po ay sasabihin ko sa inyo yung sitwasyon kung paano ako naging singer dito sa Atomy. 제 어릴 때 꿈이 성악가가 꿈이었습니다. So, ako ang pangarap ko nung ako'y maliit gusto kong maging vocalist. 근데 형편이 너무 어렵다 보니까 괜히 엄마한테 이야기했다가 엄마가 속상할까봐 입 밖으로 꺼내지도 못하고 접었던 꿈이었습니다. 'Yung pangarap ko po talaga ay maging isang vocalist pero sasabihin ko na sana sa nanay ko pero baka maging malungkot lang siya kung hindi niya ako mabigyan ng pagkakataon para maging vocalist kaya sinara ko ang bibig ko at kinalimutan ko 'yung dream na 'yon. 그게 너무 아쉬워서 나중에 제가 직장 생활하면서 돈을 모아서 대학교 입학을 하게 됐어요. So, sayang na sayang ako po nung pangarap ko na 'yon. So, nung nakapagtrabaho na po ako, ay nag-aral po ako sa
university. 등록금만 간신히 벌어 가지고 시작했던 거라 차비만 근근히 해 가지고 다니면서 학교를 다녔어요. So, ang meron lang ako na preparation nung panahon na 'yon ay konti lang po para doon sa university. 점심을 못 먹는 적도 있었습니다. So, marami pong gastos kapag nag-aral ka. May pagkakataon nga na hindi pa ako makakain ng lunch. 근데 배울 수 있다는 그 기쁨 때문에 괜찮았어요. Pero dahil nga napaka-happy ko at matututo na ako na doon sa pangarap ko, okay lang sa akin. 근데 조금 시간이 지나다 보니까 다른 부수적으로 들어가는 돈들이 굉장히 많더라고요. Pero habang tumatagal na umaakyat po ako doon sa pag-aaral po, mas dumadami po yung gastos ng pag-aaral ko. 그래서 전 또 경제적인 또 문제로 그 학업을 또 포기하고 말았습니다. Dahil sa financial problem during that time, wala akong magagawa but to give up again that dream of mine. 제가 그 학교 운동장을 걸어 나오면서 굉장히 많이 울었어요. Kaya naman po, nung panahon na wala na akong magawa, lumabas po ako doon sa labas ng school namin sa and then umiyak po ako ng umiyak. 하나님을 막 원망했었어요. So, medyo tampo po ako sa Panginoon. 내게 주어진 달란트가 이 목소리인 것 같은데 이거 개발해서 좀 예쁜 목소리로 찬양하고 싶은 것뿐인데 뭐 이렇게 걸리적거리는 것들이 많아요 하면서 울면서 나왔던 기억이 납니다. So, naalala ko pa yung sinabi ko na parang ang binigay mo sa aking talent is itong pagkanta. Pero bakit napakahirap kong makamit yung gusto ko na binigay mong talent para ma-practice ko yon. 그 후로 저는 이제 교회 성가대 열심히 봉사하면서 그렇게 살고 있었는데요. Kaya naman po sa church po ay nag-volunteer na lang po ako na maging vocalist po doon. 어느 날 우리 지휘자님이 솔로를 시켜주셨어요, 저를. And then one time, 용 아킹 스폰서 아이 sinabi niya na magkakaroon daw ng soloist dito sa Atomy. 그때 우연치 않게 저희 스폰서님이 교회에 오셔가지고 제가 솔로로 노래하는 모습을 보게 됐습니다. So 용 스폰서 ko kasi ng panahon na yon ay nakapunta na sa church namin at nakita niya na kumakanta po ako ng solo doon sa church namin. 그런데 그 다음 날 전화가 온 거예요. And then the next day, tumawag po sa akin. 본사에서 소프라노를 찾는다 그래서 내가 접수했어. So, sabi po niya, dun sa headquarter, naghahanap daw sila ng soprano, kaya nilista na kita. 근데 될지 안 될지 모르지만 만약에 되면 한다고 하세요. 이렇게 얘기하시더라고요. So, hindi ko alam kung papasa ka or hindi, pero once na tumawag sila, sabihin mo na kaya mong gawin. 저는 뭔지도 모르고 노래하는 거라고 하니까 그냥 알겠다고 했습니다. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng sponsor ko, pero tungkol sa kanta, kaya sinabi ko lang na okay. 본사에서 준비해오란 노래를 준비해서 세미나에 갔습니다. And then, sabi po ng headquarter is mag-ready ka ng isang kanta at pinapunta po ako sa headquarter. 근데 전공한 사람이 아니라고 하니까 조금 걱정이 되셨나 봐요. So, sinabi ko na hindi ko na complete, hindi ko natapos yung pinag-aralan ko. So, medyo nag-worry po sila dahil doon. 박사님께서 일로 와보라고 하시더니 조용히 노래 좀 해보세요 이러시는 거예요. 그리고 sabi po ni Dr. Lee Song-yeon, tinawag niya ako sa gilid at sabi niya, sige, kumanta ka na. 그때 제 노래를 들으시고 표정이 그렇게 마음에 들어 하시는 표정은 아니셨어요. So, nung kumanta po ako sa harap ni Dr. Lee Song-yeon, yung kanyang expression ay parang hindi niya nagustuhan yung aking pagkanta. 근데 그냥 목소리가 순수하다고 뭐 가수 뭐 노래 잘하는 사람을 세우려고 했으면 돈 주고 샀지. 그런 자리가 아니니까 일단 무대에 올라갑시다. 그렇게 해서 저는 무대에 올라가게 됐습니다. So, sabi po ni ating Dr. Lee Song-yeon, sabi po niya ay hindi naman para sa professional talaga yung pagkanta na yon. So, kung gusto namin ng professional, di magbayad na lang kami ng singer. So, okay lang. Kaya po, yun yung start ng umakyat po ako sa entablado at maging a soloist ng Atomy. 나중에 알고 봤던 이성현 박사님께서 이제 소프라노를 무대에 세우고 싶은데 당장 그 주에 무대에 서야 되는 거예요. So, yun po yung gusto po magkaroon po ng soloist po ni Dr. Lee Song-yeon. 그러니까 오디션을 볼 시간이 없었던 거죠. Dahil wala daw po siyang pagkakataon na tumingin ng audition. 그래서 본사에서 정하기를 가장 처음에 접수된 사람으로 합시다. 이렇게 정하게 kaya, 된 거예요. 그래서 나만 po ang sabi po niya, yung pinakaunang tinawagan ng headquarter na kumanta, yun na yun gagawin nating soloist. 그게 바로 저였습니다. 아, 그 po 'yon.
자, 저는 그렇게 무대에서 노래를 하고 내려오면서 무슨 생각을 했었냐면요. 저는 po habang after ko pong kumanta at bumaba na po ako dun sa stage, ano po yung iniisip ko nung panahon na yon? 이 자리는 내 자리가 아니다. So iniisip ko na hindi para sa akin yung itong pagkakataon na ito. 제가 얼마나 노래를 못했는지 제 스스로 너무 잘 알았기 때문에 그 무대를 보고 있는 전공한 사람들이 얼마나 우습게 쳐다보고 있을까 이 생각을 하니까 무대가 너무 무섭더라고요. So, dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling, so kung meron pong nakakakita sa akin na magagaling talaga at na-complete po nila yung pag-aaral nila ng pagiging vocalist, baka pagtawanan lang po ako. Kaya takot na takot po akong umakyat sa stage. 그래서 못하겠다고 말씀드려야겠다 하고 내려갔는데 그런 저를 박사님이 부르셨습니다. So, yun, nag-decide ako na sasabihin ko na lang na hindi ko kaya, bumaba ako sa stage, pero tinawag po ako ni Dr. Lee Sung-yeon. 하기 싫죠? 그러시더라고요. 사비 냐, 아야오 뭐 아노? 제 마음을 어떻게 아셨는지? So, 알람 냐 yung pakiramdam ko nung panahon na yon. 그런데 이거 한번 생각해 보세요. 이렇게 얘기하셨어요. And then 사비 냐, 이시핀 뭐 이통 사사비힌 코. 내가 들어보니까 그렇게 썩 노래를 잘하는 사람도 아니고. So, 나파킹간 kita at hindi ka naman talaga ganon kagaling. 전공한 사람도 아닌데. Hindi ka rin, hindi mo rin na complete yung pag-aaral mo bilang isang vocalist. 왜 하필 당신에게 그 기회가 주어졌을까요? Bakit nagkaroon ka ng opportunity na maging soloist dito? Atomy에는 명문대 나온 성악가도 있고 유학 갔다 온 성악가도 분명히 있을 거다. So I'm sure that in Atomy, sa dami ng mga members sa Atomy, meron dyan yung talagang professional na vocalist at meron din dyan yung galing pa sa ibang bansa at magagaling talaga sila. 그 능력 있는 사람들을 다 제끼고 왜 당신에게 이 기회가 주어졌는지. Bakit yung mga magagaling na yon, wala silang opportunity para umakyat sa stage? Bakit sa'yo na ibigay yung opportunity na maging soloist? 그건 바로 그 누구보다 이 자리를 간절하게 바라고 꿈꿨던 사람이 바로 당신이었을 겁니다. Ang reason it's because ikaw, sa kanilang lahat, ikaw yung pinaka-sincere na may pangarap na maging soloist. 뒤로 물러설 생각하지 말고 발전하는 모습을 보여주세요. 그래서 huwag kang mawalan ng pag-asa, but show us your growth as you do this being soloist. 그래서 저는 그 길로 올라가서 레슨 선생님을 구했습니다. 그래서 나만 po after po noon, nag-ano po ako, nag-kumuha po ako ng magtuturo sa akin ng voice lesson. 좀 더 발전하는 모습을 보여드리고 싶어서. Dahil gusto ko pong ipakita yung growth, yung pag-growth ng aking talent. 노래 한번 들어보실래요? So, gusto nyo bang pakinggan yung aking kanta? 아니, 강의보다 노래를 더 좋아하시는 것 같아요. So, ngayon parang iniisip nyo na vocalist po talaga ako, professionally ha? 제가 영어를 못해요. Hindi po ako magaling mag-English. 그런데 영어로 한번 불러보려고 하거든요. Pero gusto kong mag-kumanta ngayon ng English. 지금 실수할까 봐 엄청 걱정이 돼요. So, baka magkamali ako. Talagang nag-worry po ako sa ngayon. 아시는 분들은 같이 따라해 주시면 감사하겠습니다. So, kung alam niyo po tong kantang ito, please kasama niyo akong kumanta. 자, 그러면 음악 한번 보내주세요. So, ayan po. Pakiano, ma'am? Okay na? Okay. Taas po yung kamay, ganun-ganun. Tapos yung cellphone. Everything that I have gone through in this life, every walking hours I spent until this time, every moment I have walked on this long road, I could never take for granted the Lord's grace. As the morning I have. 죄송합니다. Every moment of the changing season say. I could never take for granted the Lord's grace.
From my childhood years until the present time, simply breathing, living, dreaming all my life. I could never take a grand or lost grace. Living as a child of God, what can I say? Worshipping you, Jesus, praise you all my days. Blessed to share the good news of our Jesus Christ. I could never take for granted the Lord's grace. Everything is your grace, your your grace, simply your grace. Everything was your grace, your grace, your grace. Never ending grace, I cannot ever take for granted. Everything was your grace. PPT 다시 띄워주세요. 용 PPT 뽑 밖에 안 오고 올렛. 여러분 저 되게 용감하죠. 나빠가 안 오고 마타팡 보아가 안 오고. 이 정도 실력으로 이 큰 무대에서 당당하게 노래를 하잖아요. 저 나일 나빠가 confident 코 가잇 ganito lang po yung kakayahan ko sa harap ng maraming tao. 자 지금 죄송하지만 제가 하는 대로 한번 따라해 주시겠어요? 저 ngayon po I'm sorry pero pwede niyo po ba akong sabayan? 자 눈을 감고. So close your eyes. 여러분들이 성공해야 되는 이유를 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. So close your eyes and 알아민 niyo po kung ano yung reason. 이십인 niyo po kung ano yung reason kung bakit kailangan yung magtagumpay dito sa Atomy. 열심히 살아왔던 나를 한번 생각해 보세요. And then 이십인 mo rin po yung talagang nag-work hard ka sa araw-araw mong buhay. 그런 나에게 어떻게 해 주고 싶은지. 고스토 모 아농 고스토 몽 이비가이 파라 사 사릴리 모 우리 부모에게 내가 해고 어떻게 해 주고 싶은지 아노 포 용 고스토 몽 이비가이 파라 사 망가 마굴랑 모 우리 자녀에게 어떻게 해 주고 싶은지 아노 용 고스토 몽 이알라이 파라 사 인용 망가 아낙 그리고 그걸 해 주고 있는 내 모습을 한번 생각해 보세요. And then 이십인 모 용 이미지 모 나 이비니비가이 모 사 카닐라 용 망가 바가이 나 욘 여러분들이 성공해야 하는 이유가 보이시나요?
So nakikita niyo no po ba yung reason kung bakit kailangan yung magtagumpay? 그걸 하고 있는 여러분이 참 멋있지 않나요? 나파카 great 'yung itsura ng image na nakikita nyo habang binibigay nyo 'yung kaya nyong ibigay doon sa pamilya nyo. 자, 이제 눈을 떠보세요. 아니면 po i-open po 'yung inyong mga mata. 이 건물 어마어마하죠. 나파카라키 po ng building na ito, ano po? 정말 이게 사람이 만들었다고 생각하기 어렵죠. So 나파카 pag in-imagine mo, ginawa ito ng tao, parang hindi mo ma-imagine, tama? 근데 이런 건물도 결국에는 어느 누군가의 머릿속에 생각에서 나온 겁니다. So but then itong building din na ito ay nandito sa utak ng mga ng isang tao na gumawa rin po ng blueprint ng building na ito. 어느 건축가의 머릿속에서 난 이런 이런 건물을 만들어야지 생각을 하셨을 거고. So meron ding nag-isip diyan na architecture na ganitong building yung ibibuild ko. 그걸 설계도로 그리셨을 거예요. And drawing niya po yung blueprint ng building na ito. 그 설계도대로 공사를 했겠죠? And then yung blueprint na yon finalo po nila at ginawa po ng mga tao. 그러니까 어느 순간 이렇게 멋진 건물이 만들어졌잖아요. And then pagkatapos matapos lahat naging ganito na siya na magandang building. 우리의 삶도 그렇게 될 수 있습니다. So yung mga pangarap din po natin ay pwedeng maging katulad po nito. 멋진 삶을 머릿속에 그리고 So ilagay po natin sa utak natin yung magandang buhay na pinapangarap natin. 아까 인생 시나리오 쓰셨잖아요. So yung life scenario din po kanina ay ginawa po ninyo. 그게 여러분의 인생 설계도입니다. So yun po yung blueprint ng future life nyo po. 그 그려놓은 대로 내가 하루하루 내가 할 일들을 공사하듯이 해 나가면 어느 순간에 여러분의 눈앞에 여러분이 원하는 그런 멋진 삶이 쫙 펼쳐져 있으실 겁니다. So 나니니와라 ako na yung sinulat nyo ay magiging ganon in the future habang ginagawa nyo po yon ay para kayong nagbi-build nung dream nyo na yon. 아직도 전 세계 애터미 정보를 못 듣고 계신 분들도 많아요. So 나파카라미 pa rin po sa tao na nasa labas na hindi pa nila naririnig yung tungkol sa information ng Atomy. 여러분에게 지금 애터미의 정보가 온 게 당연한 게 아닙니다. So, kaya kailangan po ninyong i-spread din po yung information na yon. 여러분 이 자리에 앉아 있는 것도 당연한 건 아닙니다. So, hindi po basta na lang na napaupo kayo dito sa bulwagan ngayon. 이 좋은 걸 보고 누군가가 나를 생각해 준 것도 당연한 게 아닙니다. So, hindi rin po na merong nag-iisip sa inyo na dinala po kayo dito. Hindi natural yon. 여러분 누군가의 초청을 받고 이 자리에 오셨잖아요. 근데 merong nag-invite sa inyo para pumunta po kayo dito. 그 모든 것이 감사할 일입니다. So lahat po ng nangyayari sa buhay nyo ngayon, yung pagkakataon na nakapunta po kayo dito, lahat po yon. You need to be grateful and thankful. 여러분. 여러분이 원하는 삶을 살아낼 수 있는 거는 굉장히 행복한 사람입니다. So, ladies and gentlemen, 그럼 ikaw ay nabubuhay nang naaayon sa gusto mo, you will be a happy people or happy person. 여기 있는 이 행복한 사람의 액자 안에 여러분의 사진을 이렇게 넣어 보시기 바랍니다. So, I hope that dito sa bakanteng frame na ito, dito sa isang masayang tao, ay ilagay niyo po yung inyong mga photo. 애터미를 만난 우리는 잘 살아야 됩니다. So, 다요 나밋 나 po natin yung Atomy kaya dapat lang tayong mabuhay sa balanced life. 이 좋은 소식을 많은 사람에게 알려야 합니다. So, 이 magandang information na ito, good news na ito, you need to spread sa maraming tao, i-share sa maraming tao. 그렇게 사명감을 갖고 많은 사람을 행복한 사람으로 만드는 우리가 됐으면 좋겠습니다. So, I hope that marami po kayong ma-sharean ng tungkol sa Atomy para mas marami rin pong happy na mga tao sa buong mundo. 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you so much, everyone. Thank you.